Good afternoon po. Good afternoon po, Dangbayan. Nandito tayo ngayon sa ngayon ay Huwebes, July 27, 2023. Nandito tayo ngayon sa Marikina River Bank. Yan ang sa likod ko, yan ang ilog ng Marikina River. Yan, nandito tayo sa Marikina River Bank. Yan. Yan ang Marikina River Bank. Yan. Yan, nakita nyo ang Marikina River Bank. Yan. Yan. Yan ang Marikina River Bank. Ngayon, ang pag-usapan natin itong bayan, kasi ang sabi ni Marcos Jr., no, sa nakarang suna, yung pangalawang suna niya, ang sabi niya, ay bumaba na raw ang mga presyo ng mga bilihin. Yung pangunahing bilihin ay bumaba na raw. Yan ang sinabi ni Marcos Jr. Totoo ba itong bayan ang sinabi ni Marcos Jr. na bumaba na ang mga bilihin? Totoo ba? Kasi ang sabi niya, bumaba na raw ang presyo ng bigas, karne, isda, at saka asukal. Yan ang sinasabi ni Marcos Jr. sa suna niya. Oh. Sinabi niya yan. Totoo ba itong bayan na ang mga binanggit ni Marcos Jr. katulad ng bigas ay bumaba na raw ang presyo? Katulad ng karne, bumaba na raw ang presyo ng karne, bumaba na raw ang presyo ng isda, at bumaba na raw ang presyo ng asukal. Yan ang sinabi, yan ang binida ni Marcos Jr. sa pangalawang sunan niya. Ako bilang isang mamamayang Pilipino, bilang namimili sa palengke, ay wala akong nakita sa binanggit o sinabi ni Marcos Jr. sa kanyang sunan na bumaba ang mga presyo ng mga bilihin. Wala akong napansin na bumaba ang mga presyo ng bilihin, bagkus ay lalong tumaas ngayon ang mga bilihin ng bigas. Ah, sa panahon ni President Pinoy, ang bigas, nakakabili pa ako ng 30 pesos ang kilo. Sa panahon ni President Pinoy, nakakabili pa ako ng 30 pesos ang kilo ng bigas. Noong naging panahon na since is coming ni Rodrigo Duterte, ang 30 kilo ang bigas ay nawala na ito. Unti-unti nang tumaas, naging 38 na. At 40. Yan, naging 38, 40 sa panahon ni since is coming na si Rodrigo Duterte. Ngayon sa panahon naman ay ngayon ni ni Bayan, bangon muli o sama-sama tayong babangon muli. Ang sabi niya, wala na akong nakita ngayon na 40 ang kilo ng bigas. Ang pinakamababa ngayon ang kilo ng bigas sa pamilihan ay 43 na. Nawala na ang 40, 43, pataas na taong bayan ang kilo ng bigas. Taliwas ito sa sinasabi ni Marcos Jr. na bumaba na ang presyo ng bigas. Yun ay isang napakalaking kasinungalingan. Napakalaking kasinungalingan, Bongbong Marcos Jr., ang sinasabi mo sa aming mamamayang Pilipino, nang sabi mo sa suna, bumaba na ang mga presyo ng mga bilihin. Napakasinungaling ka. Palibasa kasi hindi mo ramdam ang naramdaman naming mahihirap. Hindi mo ramdam, palibasa kasi palamunin ka ng taong bayan, Marcos Jr. Ha, palibasa, palamunin kayo ng taong bayan. Kaya hindi nyo ramdam ang paghihirap naming mahihirap. Hindi nyo ramdam. Ha? Puro lang kayo salita na bumaba ng mga presyo ng mga bilihin. Puro kayo salita. Saan ba kayo bumibili? Lang sabi nyo ay bumaba ng mga pangunahing bilihin. Saan kayo bumibili? Iba ba yung pinabilihan nyo mga palengke sa mga binibilihan namin? Magkaiba ba ang palengke natin? Ha? Napakasinungaling ka, Marcos Jr. Napakasinungaling ka. Hindi nyo ramdam yan. Hindi nyo ramdam ang paghihirap ng mahihirap. Hindi nyo ramdam. Kasi palamunin kayo ng taong bayan.